Teka-teka. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka-teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka-teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay nako, kamusta po kayo? Ngayong araw po kayo ng Lunes. Marami akong katanungan sa inyo. Siyempre, over the weekend, ano? Unang-una ngayon ay September 28. Kayo ay nasa programang Teka-Teka dito sa DWIC. 882, ito po ang inyong makakasama sa loob ng kulang-kulang na isang oras. Hanggang alas 5:30 po tayo. Maud Ilagan po ito, mayroon sa ating kapartner. Nasa Pangasinan ngayon si Paring Ray, ano? At mayroon importanteng lakad. Ray, anywhere you go, ano? Anywhere, kung saan ka man dito, saan ka man na lupalop, ah, mag-ingat lamang, ha? Okay? At tuloy-tuloy ang ating programa. Meron akong tanong sa inyo. Sabi ng COMELEC, over the weekend, walang dahilan para ipospono o ipagpaliban ang halalan. Ayan. Sabi yan ng COMELEC, kahit na may batas na pwedeng gamitin o mga dahilan o mga rason para maipagpaliban ang halalan, hindi. Sapagkat ito ay nasa ating konstitusyon, nasa ating saligang batas. Siyempre, marami ang tumaas ang kilay, hindi ba? Marami ang nag-react over the weekend. Marami ang nagalit. Meron din namang natuwa, lalong-lalo na. Siyempre, pag kami postponement, yung mga halal na official, anong mangyayari? Aba, extended term sila o papahaba pa rin ang kanilang termino. Ha? Dahil mahirap po yan. No? But anyway, over the weekend, marami ho mga reaksyon at maraming mga nagsalita, maraming nakapanayan dyan sa issue na yan. Dahil noon pong nakaraang linggo, isang mambabatas ang nagsabi na posibleng kung sakasakali sa budget hearing ito no, ng COMELEC, kung sakasakaling medyo mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa 2022, posible ba na ipagpaliban ang halalan? Sagot naman ng iba, bakit naman sa Korea, bakit naman sa Taiwan, bakit may mga 40 countries, no? Na hindi rin naman sila ligtas sa COVID na isagawa ng maayos at na ituloy ang halalan. Bakit sa atin hindi? Sino ba ang makikinabang dito? Sino ba ang may gusto? Ayan, yan ang mga katanungan. Ano ho? Kaya sabi nga ng COMELEC, hindi. Ito ay sa ligang batas. The Constitution says, the regular election for president, the vice president, members of Congress, and of course, mga sa local election shall be held every second Monday, no? Sa ikalawang Lunes, second Monday of May, buwan ng Mayo, unless provided by law, okay? Unless may mga corresponding law na gagawin po ang Kongreso. So, ang next election natin is set on May 9, ha? May 9 sa 2022. Ayan, kaya naman medyo mahaba-haba pa. Less than 2 years to go before the election, pero ang registration, ang ongoing registration itong buwan na ito na September, pero sabi ng COMELEC, about for the past week yata, 2 weeks, medyo kukuunti ang mga nagpaparehistro dahil unang-una, sa takot na rin na lumabas. Kung magpaparehistro ka nga naman, magiging 18 ka sa year 2022, di ba? At talagang hindi pa nagpaparehistro, o kaya yung maglilipat ng kanang residency, kailangan mo magpaparehistro, di ba? Kung pipila ka ng mahaba at mag-iintay ka, no? Magda-download ka ng form, maglalagay ka ng face mask at face shield, may schedule ka pa doon, mahihirapan. Kaya, ito yung mga reasons. Ngayong hapon po ay minarapat natin na yan ay talakayin natin sa programang Teka-Teka. And of course, magkakaroon tayo ng panauhin mamaya isang dating commissioner muli sa Commission on Elections. Tanungin natin, ano ba yung mga bagong mode ngayon? Ha? Ano yung papaano ngayon kaya isasagawa ang kampanya? Hindi pwede because ang COMELEC, lilimitahan din nila. They're going to limit yung face-to-face campaign
Hindi na pwede magpunta-punta ka sa bahay-bahay, mga may-ngamay. Diyos ko, makukuha mo yung COVID. Makakakuha ka ng COVID, oo. Kaya naman ikaw pa magbigay ng COVID dyan sa mga kababayan mo. Eh, matatalo ka pagka ganun. Okay? So, oras po natin, alas 4:44 ng hapon. Isa yan sa pag-uusapan po natin. At kung kayo ay merong mga gustong sabihin, merong kayong suggestion, ito po ang linya ng ating mga text line, DWIC hotline natin, 8470-1750-254. Ayan, ulitin natin, 8470-1750-254. And yung DWIC text line natin, ito po ang number, get your pencil, get your ballpen and paper, 0999-376-6768. Okay? So, yan naman para dun sa mga ating text line. If you want to say something sa pinag-uusapan natin, kung meron ho kayong katanungan. And tayo po ay napapanood. Ang teka-teka ay napapanood sa live streaming ng DWIC Facebook Live. And of course, sa YouTube. Ano po? Okay? So, bago tayo magpatuloy para sa ating second issue, maganda ito po pag-uusapan natin din sa second issue. Ang tungkol naman sa kahirapan. Ha? Ano yung latest survey ng Social Weather Station? Ano ba sinasabi niya? Ang sabi po ng Social Weather Station dito, at maganda rin pag-usapan nito, almost about, ha, eh, meron pong 30.7% na mga Filipino families ang nakakaranas ng kagutuman dahil sa kakulangan ng pagkain, dahil sa kawalan ng trabaho, dahil dyan sa natanggal sa trabaho, dahil hindi pa nagbubukas ang kanilang kumpanya. Okay, mataas po ito compared nung July, 20.9% lang ang recorded ng SWS. Pero ngayong itong September 17 to 20 survey, tumaas to 30.7 or equivalent to 7.6 million Filipino families. Mamaya, pag-uusapan din po natin yan. Pero bago lahat, siyempre natin ito muna ang ating lagay ng panahon! Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka, ano ba ang weather ngayon? Okay, magandang hapon. Nasa linya ng ating komunikasyon para magulat ng ating weather, ang ating weather forecaster mula pa sa Pag-asa, si Joey Figuracion. Joey, magandang hapon. So, magandang hapon at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa kasalukuyan ay habagat o southwest monsoon ang naka-apekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, may frontal system o stationary front. Ito yung boundaries ng magkaibang hangin na nagtatagpo dyan sa extreme northern zone. At dahil dyan, dahil sa mga sistemang ito, ang Palawan at sa Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala, sa nanalabing bahagi ng ating bansa kasamang Metro Manila, ngayong gabi ay asahan, generally fair ating matatampanong, pero malaki pa rin ang tsansa na magkakaroon tayo ng dagliang ulan o pulupulong pag-ulan dahil yan sa thunderstorm. Bukas, ang ating agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Bukod dyan, sa mga sistemang nabanggit ko ng tulad ng southwest monsoon at frontal system, wala naman tayong namamataan na sama ng panahon na maaaring maapekto sa bansa o maging papasok sa loob ng ating area of responsibility sa sunod na 2 hanggang 3 araw. Although may bagyo, nasa labas naman yan ng ating area of responsibility at hindi natin nakikitang papasok pa sa ating PAR. Para naman sa kagandang impormasyon, maaaring bisitahin kami sa aming website bagonatpagasa.dot.gov.ph. Yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Joey Figuracion. Maraming salamat po. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather. Maraming salamat, Kuya Joey Figuracion, ang ating weather forecaster na nabigyan sa atin sa oras na alas 4:48 ng hapon. Doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung kayo ay nasa palengke, kung kayo ay nasa opisina, kung kayo ay nasa bahay, kung kayo ay pa-kuya-kuya-kuy lang muna o sa ilalim ng puno, nagduduyan-duyan ng kaunti o kaya naman nagtatanim pero nakabukas ang inyong mga radyo o kaya naman kayo ay nasa abroad, nasa ibang bansa at nakabukas kayo sa Facebook Live natin, tingnan nga natin to, pag-aralan natin, ano ha? Sa ating unang topic ngayong ano, ito yung tanong ko, sa inyo, anong magiging opinion nyo? Okay, ano sa palagay ninyo, na? Tama lang ba na ipagpaliban na muna ang halalan sa 2022
presidential, vice presidential, no, national elections, and of course Congress, no. Kahit na sinabi ito'y nasa saligang batas, pero may nagsasabi nga eh baka lumala itong ano natin, itong ating COVID sa 2022, papaano makakapangkampanya? Hindi kaya ito'y mas magiging magastos? Diba? Mas maraming pera ang kinakailangan para sa politiko? O kaya ay papaanong campaigning ang gagawin nila dito? Wala nang face-to-face, wala nang dalaw sa mga bahay-bahay at mga ngamay, lahat na lamang ito, social media. Bigyan nyo nga ho kami ng idea, ano maganda rito? Dahil ba sa COVID-19, no? Eh, pwedeng i-postpone ang ating halalan? O talagang tuloy-tuloy na lamang sapagkat lalabagin ito ang ating saligang batas at kinakailangan ng corresponding batas, no, para ma-postpone o ikaya ay hindi na muna ituloy ang halalan sa 2022. Okay, so yan po ang ating ano, at dahil sa ating panauhin ngayong hapon, ay tutulungan tayo magpaliwanag. Marami rin naman akong katanungan, tayo'y nag-aaral din, at sana makakuha tayo ng kapaliwanagan at kasagutan sa ating panauhin po ngayong hapon. Ayan, kaya ito idol ko to eh, kasi hindi man ako sa Viber group. Pero lagi ko nakikita yung kanya mga article, yung kanya mga thoughts, and I like his wisdom, ano po. So, nasa linya ng ating komunikasyon to join us dito sa programang Teka Teka sa DWIZ, walang iba si former commissioner ng Commission on Elections, si Gregorio, si Cagoyo Larrazabal. Sir, magandang hapon po. Thanks very much, Mon. Salamat. Goyo lang, okay na yan. Oo nga po, misa pag nadidinig ko, kag-goyo eh, no? So, anyway. Yeah. Oh, bata pa ko, ha? Uy, bata pa ko. I know. Oh. Talaga mas may edad ho ako sa inyo. So, I think, the question of whether there will be election or not has been already answered, no? Sinagot na po ito ng Commission on Election na kailangan talaga tuloy. Ito po yung sinasabi ng ating saligang batas eh. But, tama po yan. Okay. Now, sabi nga nila, there will be election of President, Vice President, and Congress local. So every second Monday of May. Now, how do you compare po, Goyo, itong magiging election ngayon during your time, how do you compare during your time yung preparations for the elections? Well, normally, the second, third, and fourth automated elections was easier than the first. Kasi first time yan, di ba? Mm-hmm. This one, it's different lang because you have to inject health protocols. Okay. Ang problema kasi sa Pilipinas, whether manual elections or automated, tagsaan talaga pag election day, parang fiesta. Lahat ng tao gusto bumunta sa presinto, di ba? Yes. Punta tayo doon. Uy! But on the way there, parang, uy! Ah, yung kapitbahay mo. Hey, saan ka? Hey, boboto. Ay, sabay na tayo, di ba? Punta tayo doon. Makaiususo tayo or kausapin natin yung mga kaibigan natin. Mm-hmm. Then it's a gathering in itself. So, that's the difference now. How do you conduct elections na hindi fiesta? Yeah. So, what you do is you have to decongest. You have to... Kasi yung problema ito is, kung manual elections... kung automated elections, ang kagandahan dun is after the voting, you generate the election returns pagkatapos uwi na ng mga tao. Yes. Kung manual elections kasi, and I think yung sa hybrid, it encourages people to be there sa bilangan. Yes. Eh, di natin gusto yan. Gusto natin to decongest, diba? So that's, I think, one of the main things you have to consider now in preparing for 2022. How do you make it such a way na hindi masyado maraming tao, baka boto pa rin mga tao, pero hindi masyado maraming mga tao sa presinto para hindi para safe sila, di ba? Yes. So, kung ganito ho, siyempre, definitely, kung health protocol, magiging mabagal siya. It's either for the COMELEC to extend yun hong oras ng pagboto or could be gawing dalawang araw o tatlong araw. Sir? Or you can do, kasi ang mangyay dun is, kada precinct, yes. Kada 200 people is one precinct, di ba? Yes. Next, kung lalampas ng 200, it becomes a mother precinct and a daughter precinct. Mm-hmm. So, sa manual elections, mga dalawang presinto, kada isang parang board of election inspectors or yung teachers, di ba? Mm-hmm. So, i-propose sila, voters worth mga 200 or 400 voters lang. Yun lang. Yun lang ibibilang nila. Mm-hmm. Kung sa automated elections kasi, up to 1,000 voters per clustered precinct. So, ang gagawin mo dun, one of the things you should do is
hatiin mo yan. Okay. Damihan mo yung clustered precincts para mas makonting tao kada presinto. Mababawasan yung 1,000 doon sa clustered precinct. Yes. Okay. So, mangyayari doon is, if you have 200 people voting, or 400 people voting, instead of 1,000, yes, sigurado, mas konti na, di ba? Yes. So, isang ano, parang isang estratehiya ito. Isa under the new normal, ano po, na pwedeng gawin. That doesn't need legislation, walang amendment, wala, as in, babaguhin mo lang yung project of precincts. Tapos na yan. Mm-hmm. Kasi yung project of precincts, nandun yung voting centers, saka cluster precincts, at parang manning table yan eh. Ilang presinto sa buong bansa, yes, ilang tao kailangan natin. Mm-hmm. You just spread it out para yung mga tao, hindi masyadong mahirapan. Aha. Tsaka ngayon, that's one, no? Yes. Maputol lang kita, Goyo. No? Tsaka kasi ngayon, yes, ako minomonitor ko rin. Ang sabi ng COMELEC na medyo matumal, mabagal ngayon. Mababa ang turnout ng mga new registrants. Oh, dahil talaga sa takot din, no? Well, admittedly, minsan talaga, maski walang pandemya, pag-umpisa pala ng registration, konti talaga. Kasi alam mo naman, last minute, diba? Mm-hmm. Yung Filipinos love to procrastinate. Maski walang pandemya, pag-umpisa pa rin ng pag-registration of voters, konti lang talaga yan. Kasi, alam mo naman, sasabihin mo ata, hindi na ako mag-prehistro. Next month ako pag-registro. Mm-hmm. Ay, next year na ako mag-prehistro. So, ganyan talaga yan. Mm-hmm. Pero, you have to take note na, maski walang registration, from now until September next year, there's already 60 plus million registered voters. Okay. So 60 million people can go out on election day and vote. Mm-hmm. So you can vote, no? You can, there'll be people who'll vote. And point ng I think which we should consider na you brought up, which is important na matumal yung turnout, mm-hmm, is how do you use this period now to prepare for the elections? Meaning to say, you instill, kung ako yung COMELEC, no? Mm-hmm. Maggagawa ako ng mga health protocols which they're doing now para i-implement sa kada COMELEC office na accepting applicants for registration. Mm-hmm. Pagkatapos, titingnan ko, ito maganda. Ito hindi masyadong maganda. The next month, I can revise again. So, gagamitin kong oras ngayon at saka yung nangyayari ngayon as ways to help me prepare for the May 9, 2022 elections. Mm-hmm. So, sayang, para hindi sayang oras, di ba? Gamitin, yes, natin para sulit. Oo. Pero the other problem that has been raised during the budget, mukhang ang laki na inisla sa budget ng COMELEC. So how can now implement siguro itong mga bagong protocols na to kung medyo limitado yung budget nila, including yung pagbili ng mga machine, no? Eh, ito nga problema ko kasi one of the things that ako mismo I've been advocating for change of technology provider. Mm-hmm. Kasi 2012, when I retired from COMELEC, sinasabi ko na talaga, palitan mo na yung Smartmatic, hanap ka ng iba. Okay. Ang problema lang kasi doon is, maski gustong palitan ng COMELEC yung technology provider, mm-hmm, walang pera. Yes. And that's one of the things that has to be looked at for the 2022 elections kasi may magsusulong ngayon ng hybrid, di ba? Aha. Maski susulong ka ng hybrid, kung walang budget for that, walang mangyayari kasi the hybrid is, I think, 3 or 4 times more expensive than automated elections now. Mm-hmm. So, parang, I think the budget would be about 15 billion. Yes. Then, yung kung mag-hybrid, an estimate nila, mga 50 billion is daw yan eh. Mm-hmm. So, kung isa-slash mo budget ng COMELEC, wala talaga magagawa ni COMELEC. Right, oo. Hindi kaya, no. Goyo, baka naman ito yung pwedeng maging dahilan na, I mean, it's budget-wise, no, na hindi kayang isulong, especially kung mag-hybrid tayo, no, bibili ng mga bagong makina. Ay, hindi pwede yun, kasi hindi mangyay pwede. Dun is, under the law, and kuha ko yun ha, sasabihin na wala akong pera, I can now justify using alternative means of elections. I don't want to tell them how to do it, but yes, I can initiate alternative means of conducting elections that's still within the budget. Yes. Ang problema lang kasi dun is kung gagawin mo dun, magreklamo yung mga tao. I'm sure. And ang sisisihin yung COMELEC kasi bakit kinagawa mo yan? Hindi nila maintindihan
maski gustong gawin ng COMELEC, mm-hmm. kung walang pera ibibigay, eh walang mangyayari. Right. May possibility kaya na ano, batas din ba ito, Goyo, pagka ano, just in case, kasi noon pa man din, kahit ila election, may mga reklamo sa Smartmatic, lalo na yung mga natalo. Dalawa lang naman yan sasabihin, yes. Is either dinaya ng makina or what, no, ha? Anyway, yes. May possibility ba na bumalik tayo sa manual counting? Hindi, kasi under the law, okay. COMELEC is required to conduct automated elections. Unless okay. and until okay. that law is revised, okay. mm-hmm. you have to conduct automated elections. Mm-hmm. Mm-hmm. Walang magawa. Walang mangyayari. But there are several ways to do it. The procedure. Mm-hmm. Sa diskarte na yan. Kung right now, alam ko na paano gawin yan. Maski mm-hmm. Bawas yung budget or they do things, pwede pa rin mag-elections. Importante yan is, we have more than 1 year and 6 months to prepare for the elections. Okay. Ay, wala nang bakasyon. Ay, hindi naman pwede mag-bakasyon, di ba? So, oo. Hindi mo pwede lumabas ngayon sa banta. Mm-hmm. Eh, we use our time to sit down and think. Think about what we need to do for 2022. Kasi ako mismo, mm-hmm. there are people who consult me on how to prepare. Yes. Alam mo, every day, I devote a time to study for 2022. Yes. I study the elections in other countries like South Korea, Iceland, Russia, other countries in Singapore on how they did it in the middle of a pandemic. Kasi there are 40 countries na nag-elections this year. Wow. In the middle of a pandemic, ha? Mm-hmm. So, and from now until the end of the year, mga 10 to 20 countries, including the U.S., will conduct elections. Mm-hmm. Kung kaya nang gawin, eh, bakit di natin kaya? Yes, oo. But there were some suggestions from COMELEC itself. No? Like, number one, parang they're trying to expand yung alternative voting method, yung online filing of the certificate of candidacy, requiring voters to wear face shields and face masks, etc. That's given. Yes. And of course, gamitin na lang yung mga malalaking large gymnasiums or covered courts exactly. instead of classrooms, no? Exactly. Oo. Yun ang... That's an excellent point. Mm-hmm. Kasi that's also the one we were discussing with some people. Now, for example, may paaralan, di ba? Yes. May gymnasium sa malapit, di ba? Gamitin mm-hmm. mo yan. Mm-hmm. You expand it. You decongest it. That's one. The second is, there's a bill now pending in Congress filed by Congresswoman Kimbo, mm-hmm. yung allowing senior citizens to vote by mail. Yes. Maganda yun. Kasi they estimate mga 9 million... senior citizens are registered voters now. Mm. So, that's possibly 9 million people who will not flock to that, to not flock to the voting centers on election day, di ba? Uh-huh. Pero so, aabot po ba ba ito? Pagka i-final aabot bill, aabot po ito kung talaga ano, no? Okay. Oh, kung you certify it as if the president, President Duterte certifies that as urgent, right. Aabot yun. Mm. And I talk with some legislators, sabi ko, ang importante yan, you make sure it's transparent and credible. Kasi, pag fill up ng ballot, pag submit, pag padala sa COMELEC, mangyayari dun is, how do you be sure that, yung mga tao, sasabihin na, secure yung ballot ko. Hindi sasabihin, ginalaw yung balota ko. Right. Mm-hmm. Paano ko nakasiguro hindi gagalawin yung balota ko? So you have to show that credible yung process. Yes. But it has to be perceived to be credible. Okay. Dami mga gagawin, but I'm saying you can do it because we have time. Yes. Yung tinatawag po na mail-in voting. Yeah, yung first citizens, citizens, no? That's what, and disabled. Mail-in no? voting. Kasi sinasabi lang, let's look at the US how they do mail-in voting. Yes. Sabi ko, hello. Yung Pilipinas, matagal na nag-mail-in voting yun. Di ba, local absentee voting for media and military, matagal na yun. So that's not a new concept. It's just, medyo hindi masyadong maingay because it's just a limited. But we have the process in the Philippines. Uh-huh. In fact, we're pretty good at that. COMELEC is pretty good at that. But right. Yun lang, since you're going to expand it, uh-huh. you have to show to the people that it's secure. Yes. Almost pareho lang pala siya, Goyo, itong mail-in voting as against doon para doon sa absentee voting? Oo, same. It's basically the same. Ah, okay. Pero,
ito yun ha. Sa local absentee voting, ang iboboto mo lang yung national candidates, president, vice president, senators, party list. Yes. Ang, I think, ang sentiment ng iba, isasama yung boto sa lokal. Okay. Governor, vice governor, yes. Yung mga local candidates. Mayor. So, mayor, councilors, vice mayor, councilors. So, ang dapat tingnan lang niya yung proseso on how do you count those votes. Do you do a special cluster precinct or cluster precincts for those votes para at least makanva sa local board of canvassers. Let me say the municipal or city board of canvassers, di ba? So, hindi na diretso sa national board of canvassers. So sa kada bayan, doon na ipoproseso yung mga balota. Sa ganitong setup, no, Goyo, diretso na pasensya sa tanong, no, yung mga ganito, nakakalusot pa ba, halimbawa, yung mga sinasabing dayaan? Oo. I'll be honest with you. Oo. Okay. Kasi, if a person, and there's several types of fraud, no? For example, pagbigay sa balota sa botante, sa senior citizen, i-intimidate, eh, boboto mo to, taat-taon to, o hindi. I'll harm your family. That's fraud, di ba? Or when they give money to a voter to vote for a particular candidate, whether you vote in the precinct or mail-in vote, that's still fraud, di ba? Yes. Or, kung pag-submit, pagpadala mo sa balota mo, sa COMELEC, may gagalaw at may babaguhin yung balot. The boto mo, they'll add or subtract or votes for or against a particular candidate, that's still fraud. So, importante nito is you have to be sure that the process is transparent and credible. So, there's, maski anong klaseng elections, automated, hybrid, manual, there's always a possibility of fraud. So, ang importante, you exert extra effort to be sure ma-minimize mo yan. I see. So parang ibig sabihin, kung kahit naman ito, sabihin na natin brand, halimbawa Smartmatic. So marami mga nagtatanong din, eh, mukhang ano na lang yan, merong ano tayo dyan, may dagdag bawas dun sa, ano eh, sa paggamit ng makina, sa bilangan. So possibility pala talaga ito. There's such thing as a random manual audit. So after the elections, COMELEC chooses cluster precincts to randomly audit. I-check nila kung tama, bilang, etc. Under the law, it's one cluster precinct per legislative district. Kada distrito, isang presinto i-audit. Alam mo sa 2010, ilang presinto in-audit namin? Yes. Lima. Sa Epus Pret. Okay. 2013, bumagsak na into one per legislative district. 2016, up to three yata. So, ang pinakamaraming precincts na in-audit. For the elections, in an automated elections, was 2010. Before I retired from COMELEC, sabi ko, I wrote a memo to the NBank. Sabi ko, dapat yung 5 was only a start. Dapat gawin mong 10. Sabi tanong ako, bakit 10? Sabi naman sa akin, tama na yung bilang. Sabi ko, hindi yun. You have to show to the people. You don't only tell the people it's credible. You have to show to them it is accurate. And the best way to do that is to make it more transparent. But ang problema, hindi inaproban yung memo ko. Obviously. So, but akin, there are ways naman to do it that will make the system more trustworthy. We have to go there. I see. Oo. So, medyo ang daming challenge. So, ang daming pwedeng mangyari at maraming pwedeng gawin. But the only thing is that kinailangan maging vigilant lang talaga ang taong bayan, ang botante, no? And you know what? You have to be proactive, eh. Kasi in elections, you not only have to tell the people that it's credible. And this is what I learned before. You have to show them. If people ask you the same question 10 times or 20 times in one day, you answer them in detail. Kasi yung mga tao, ayaw ng mga motherhood statements na sasabihin mo, tanawin mo, oh, Goyo, is the system secure? Ayaw nila masabihin, the system is secure. Don't worry about it. Ayaw nila yan. Dapat sasabihin mo na, secure system, kasi ito yung ginagawa namin, 1, 2, 3, 4, 5. Parang mga tao, yan pala, maintindihan nila.
i-explain mo talaga. Oo. Exactly. Oo. Nako, anyway. Royo, thank you very much. Ha? Maraming salamat for joining us. Marami pa sana kung gusto. Kaya lalampas tayo dun sa oras. We have another guest. But siguro, ito mga susunod na araw, I'll get you again to talk about. Kasi papalapit ang eleksyon. Painit din ang painit ang usapin at mga issues tungkol dito. Call anytime. I'm happy to. So, alam mo, matutuwa ako na maka-explain tayo para makatulong tayo sa taong bayan. Thank you very much. Maraming salamat po. Mga kaibigan, si former Commissioner Comelec Gregorio Goyo Larrazabal. Okay, nagbigay po sa atin na oras na 5:09. Huwag ko kaya alis dyan. Babalik po kami. Teka. Alas 4:30 na. Teka. Alas 4:30 na. Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating Teka. Oras po natin, alas 5:18 ng hapon. Ako, napakabilis ng oras. Ano? At pupunta tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating pag-uusapan. Ito naman tungkol sa kahirapan dahil lumalaki yung bilang ng mga Pilipino family na nagugutom daw ayon sa Social Weather Station, yung latest survey po nila. Pero bago natin pag-usapan yan, nais ko munang batiin ang mga tagapakinig po natin. Sabi ni Sylvia Maratas sa pinag-uusapan natin, Sir Mo, good PM. Sa totoo lang, COVID-19 is over dito sa Singapore. Si Sylvia ay nasa Singapore, COVID-19. Pero kahit kalakasan ng COVID-19 mataas dito, nagawa pa ng mga tao na bumoto. Nagkaroon ng eleksyon, nagkaroon sila ng bagong pangulo. At si Annette Alegre Di, bumati rin sa atin, magandang hapon. Si Stella Gordula Kahimat, good afternoon, Stel. Nako, thank you sa bagoong, ha. Maraming salamat at saka sa pastillas. Ayan, at saka si Riz, magandang hapon sa inyo. Yan ang mga suki po natin. Sabi ni Annette Alegre Di, kung tapat maglingkod ang mga election registrar at hindi nasisilaw sa pera, malinis ang halalan. Ha? Just my thought, because my father was an election registrar circa 80s. Ngayon, ang panahon, iba na po ang kalakaran mismo. Ayan. So, ayan ang mga comments ng mga nakikinig sa atin at sumusubaybay sa atin. Okay. Now, bago tayo nasa linya na pala, no, yung ating executive director ng Ibon Foundation, sapagkat pinag-uusapan natin kanina na may bagong lumabas na survey ang SWS. Aba, lumaki po dahil nung July, ang mga nagutom na Pilipino ay 5.2 million, mga hungry Filipinos. But now, itong survey nila, September 17 to 20, so tumaas po ito to from 5.2 naging 7.6 million Filipino ang nagugutom or 30.2%, no? So, in other words, kahit merong ayuda ang gobyerno, merong SAP, of course, hindi talaga sapat. Pero at least ginagawa ng responsibilidad ng pamahalaan tumulong dun sa talagang mga nangangailangan. No? Ang epekto nito, kaya nagkaganito, of course, ang sagot dyan, marami ang natanggal sa trabaho. Marami ang mga kumpanya na nagsara. No? Marami ang mga naapektuhan. Kaya nga, ang Metro Mayors, ang IATF, maging ang DTI, sinasabi ni Secretary Ramon Lopez na na dagdagan pa ang mga binubuksang negosyo kahit na manatili pa rin sa GCQ. Okay? Sapagkat maraming areas na ngayon ng MGCQ, yung Modified General Community Quarantine. Na ibig sabihin, mas maluwag po at mas maraming mga establishments ang nabubuksan at mas maraming empleyado ngayon ang nakakabalik ng todo sa kanilang mga papasukan. So ngayon, alamin natin sa tulong po ng ating panauhin ngayong hapon, si Ginoong Sunny Africa. Ako, matagal ko na rin kilala ito. Nasa kabilang istasyon pa ako, na-interview ko na si Sunny. Siya po ang Executive Director ng Ibon Foundation. Okay? Magandang hapon po, Sir Sunny. Good afternoon. Hi. Good afternoon, Sir Mon. Matagapagkinig mo. Yes. Thank you for joining dito sa ating programa sa Teka over DWIC. Okay. Siguro napakinggan mo naman, Sunny, yung ating binabanggit kanina. Now, ano sa tingin mo? Anong gagawin natin dito, Sunny, sa problema ganito? May mga suggestions ba ang Ibon Foundation as far as the priorities of the government is concerned? Despite kasi baka may tataas pa ito, no? Oo nga eh. Actually, yung pinakasimpleng tulong sana na pwede mabigyan ng gobyerno, yung tuloy-tuloy na SAP. Okay. Yung talaga yung nakatulong eh. Kasi tami na banggit nyo, nung rurok ng lockdown at nung katagsagan talaga ng
sarahan ng trabaho, hindi makapasok, hindi makapaglabas para magbenta ng tinda yung mga Pilipino. Yes. Nakatulong yung SAP para mabawasan kahit paano yung gutom na tirat na nararasan nila. Mm-hmm. Pero hindi ngayon nakakalungkot. Talagang pinasa yung bayanihan to, pero yung SAP na nakaalap doon, hindi po umabot ng 20 bilyong piso na 10% lamang na may higit 2 billion nung bayanihan one. Yes. At mawawala pa ito sa 2021 budget. Kaya tama kayo, yung problema to hindi mawawala, hindi basta-basta makakabalik sa pagnenegosyo yung mga Pilipino. Kaya sa ngayon, more than ever, kailangan talaga makailan yung gobyerno at supportan yung kanilang pangailangan. Lalo na pinakabating pangailangan sa pagkain. Yes, oo. Now, do you expect, Sunny, by the end, ano, kasi we're entering the last quarter of the year, do you expect, pag nag-survey pa ulit, maari ang ibon, ay mas tataas pa itong mga taong, ang mga Pilipinong nagugutom? Given the same situation. Okay. Ang hirap tansyahin kasi napaka-uncertain pa rin ang takbo ng pandemya. Sa huling mga ulat nga ng DOH, bagamat may konting-konting pagbawas dun sa arawan na kaso ng COVID, nasa libo-libo pa rin. Mm-hmm. At tingin namin, tulad ng, ito yung nababagat rin ng maraming ekonomista, maraming, even ang policy makers natin, habang takot pa talaga na lumabas ng buong buhay yung mga tao, yes, talaga mananatili matubal ang ekonomiya. Pero para sa amin, nasa punto na tayo, sa dami ng nagugutom at mahirap ngayon, hindi na kailangan actually maging masyadong optimistic. Parang yung mas mainam pa siguro, maging sigurista yung gobyerno, alam nila naghihirap talaga yung million Pilipino. Mm-hmm. Kaya ang pinakasigurado, para no one falls to the cracks, di ba? Saluhin nila, salbahin nila, pamagitan ng pagdigin, ng dagdag na ayuda. Kaya sobrang talaga ang kinabahala namin nung pinagmalaki masyado ng Department of Finance yung bayanihan 2. Grabe talaga yun. 20 billion. 19 billion pesos lamang ang nakalaan para sa ayuda. Napakaliit kumpara dun sa under the bayanihan 2. Sunny, so if I make clear, under the bayanihan 2 na na-approve, mga 19 billion lamang ang inallocate ng gobyerno para dun sa SAP. Actually, 13 billion lamang, pero may balance na 6 billion. Okay. Meron mga mahuti na naglobby ng mga tourism workers, mga atleta natin, mga coach, mga subsidy sa mga teachers at students. Yes. So may 6 billion, at sa mga drivers pala, may 6 billion para sa kanila. Pero strictly speaking, yung SAP talaga, including yung Dole 2PAD at Dole ACAP, actually 13 billion lamang. Oo. So kailangan lang talaga ito 'yun, ano, para at least mabawasan natin yung mga nagugutom, parang ito makatawid buhay siguro, makatawid gutom na lang sa SAP, no? Pero ang problem kasi ang problema din baka naman kulang na rin sa budget kasi babalansehin din ng gobyerno, Sunny, ang budget. Yung bang sa malaki pa ba, ano, do you have the record ba nung ating mga parang pambayad utang, yung sa ating death what's this? Yung ating mag-debt moratorium muna, ganun. Kasi 9 trillion na yata ang ating ang utang? 9 trillion na yung utang, tapos yung babayaran nitong 2020, interest payment saka principal, more or less 1 trillion pesos. Okay. Pero halimbawa ko lang, actually noong pinasa yung bayanihan at bayanihan 2, dalawang mayor na pinagkunan ng rekurso para bayaran yung mga nilista doon na ayuda. Isa doon ay nag-umutang siyempre mula sa ibang bansa. Pinagmalaki ng DOF ang kapag-utang daw sa isang araw ng $10 billion na. So 500 billion pesos na yan. Ikalawa, may kaunting bahagi ng humigit kumulang 1 trillion peso na infrastructure for 2020, mga 105 billion pesos ni-realign nila. Mm-hmm. So para sa amin, ang pinakamainam, kasi urgent na talaga to, hindi na pwede hintayin yung 2021 budget, dahil napaka-urgent ang sitwasyon, mas malaking bahagi ng infrastructure spending ay dapat ilipat na sa ayuda, ilipat gamit. Ikalawa, actually ito na yung panahon na, lalo na sa mga utang natin sa mga sinasabing development agency, di ba? Yung mga World Bank, ADB, pati mga kaibigan ng bansa, US ba yan o China, ito yung pagkakato na sabihin ng Department of Finance, hindi namin masyado pagkakabala ng credit ratings. Ang mahalaga ngayon, pakiinin namin yung mga Pilipino. Pwede ba, malit na bahagi na aming bayad utang sa inyo, ito bayan muna natin ng kahit 2 taon, 3 taon,
dahil napaka-urgent nga. Pero ayun nga, bukod na talagang hindi namin maintindihan, yung economic managers ayaw na galawin pa yung infrastructure funds at ayaw nila galawin yung debt payments para daw manatiling ating mataas sa credit rating. At sa amin, medyo maling priorities yun. Nagbago na kasi yung mundo eh. Sa pasit nasa 2019 pa tayo. I see. So, dalawang bagay ang pwede. Parang pag-upuan na muna at pag-aralan muna yung pagbabayad utang natin, yung debt payments natin. And then, yung, kaya nga, sinasabi mo nga na parang nagkakaroon ng mispriorities. Pero, sabi rin naman ng gobyerno, kailangan magtuloy-tuloy itong build para to create, gumulong ating ekonomiya, mag-create ito ng trabaho. May dalawang problema sa build na hindi masyadong tapat ang gobyerno. Una, lalo na sa mga big ticket projects, no, yung mga flagship projects na napakamabongga na riles man yan o yung napakaibang klase mga tulay. Yes. Actually, malaking bahagi ng infrastructure budgets na yan hindi ginagasto sa Pilipinas, ginagasto sa ibang bansa. Okay. Kailangan umangkat ng kagamitan, specialized na materyales, semento, bakal, hindi lahat na available locally. So, totoo naman, halimbawa, kung may isang malaking train project, rail project ngayon, yung North-South Commuter Railway, kung nakalansyan ngayon taon, I think about 40 to 50 billion pesos. Mm-hmm. Actually, malaking bahagi dyan, hindi na magagastos sa Pilipinas. Mm-hmm. Gagastos din yan sa mga Chinese contractors, baka may Chinese labor. So, para sa amin, totoong kailangan infrastructure, pero ganito klaseng panahon ng kagipitan, hindi ito yung panahon na magpapanggap tayo na parang everything's fine at pareho pa rin. So, kumbaga, counting prioritization. So, isang punto yon, malaking bahagi ng infrastructure budget, hindi actually sa Pilipinas kagastusin, at pagkos, makatulong pa yan, makastimulus sa mga ibang bansa. Ikalawa, yung sinasabing maglilika ng trabaho, actually sa totoo lang, konti lang nalilika ng trabaho ng infrastructure kasi lalo na yung mga magmabonggang infrastructure projects, pinakamalaking budget dyan, hindi nasa labor, nasa materials, materials, kagamitan. So even yung mga binibili locally na material, halimbawa, semento man yan o kahit bakal, mahal din siya eh. So even yung job generation, natawa nga ako eh. Hindi ko ito makalimutan, 3 months ago, sabi ng Department of Finance, yung 1 trillion pesos makapaglikha ng 200,000 trabaho. Diba, napaka-konti for 1 trillion pesos. Pagkatapos ng ilang linggo, sabi nila, hindi, over 1 million jobs na malilika dahil direct and indirect. Pero actually, alam nila eh. Alam nila na kung maga to get the most bang for your buck, yung infrastructure spending, lalo na sa panahon ng kailangan ng 7.6 million na gutom mo ngayon, hindi pwede dumaan sa infrastructure projects doon. Dapat bigyan na ng direktang ayuda yung mga nagugutom. I see. Okay. Naku, sana wala na tayong oras, but well explained and well noted. Thank you very much for that, no? Maraming salamat. Okay, and at least kahit papano napaliwanagan natin at na-i-discuss natin ito kung ano pa yung pwedeng gawin as suggested by Ibon, no? Ibon Foundation. So maraming salamat. Thank you. Salamat, Sir Mark. Mga kaibigan, si Sunny Africa, siya pong Executive Director ng Ibon Foundation. So ang binabanggit lang nila, tignan na muli at sana dagdagan under the Bayanihan 2 yung mas makakatulong pa na pondo kasi something like 20 billion pesos ang inallocate for Bayanihan 2 para dun sa mga full Filipino families bilang pangtulong, no, dun sa mga walang trabaho, walang makain, samantalang sa Bayanihan 1 daw ay 200 billion, malaki. Pero hopefully ang IATF, ang gobyerno natin, ang ating private sector umaasa by the end of the year, maaari, o by next year ay talagang gumulong na at mas maraming mga industriya, mas maraming companies, mas maraming ikangaho makapasok ng trabaho at tuluyan na hindi magutom ang ating mga kababayan. So, and the bottom line is, magtiiso muna tayo, no? Tiis-tiis muna tayo. Okay, so, sa ngalan po ng ating kasamahan, si Ray Pacheco, ito po ang inyong lingkod, si Bon Ilagan, para sa programang Teka Teka. Hanggang bukas po kami. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat po kayo. Bye! Teka Teka, alas 4:30 na.